Hello guys, kung bago lang kayo sa aking channel, ako pala si Pops TV. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, just subscribe sa ganyan rin yung notification bar para updated kayo sa aking mga videos na ina-upload araw-araw. Ang masishare ko ngayon guys sa aking video ay yung proper checking bago ka umalis, bago ka sumakay sa iyong sasakyan. Tulad sa akin bilang transporter, kailangan proper maintain yung sasakyan kasi nga yung biyahe ko ay from Montinlupa to Carmona vice versa, so yung daan ko ay expressway, so kailangan dyan is complete yung mga ilaw natin unang-una yan kasi nga mahigpit yung expressway, so may isang busted light ka lang dyan sa sasakyan mo is automatic kukuhulihin ka na agad dyan. So ang gagawin natin ngayon ay check natin yung mga lights natin. Wait lang. So ito guys yung ano niya, yung para sa radiator, yung coolant. So yun ang coolant niya, dito yung level, so mayroon pa siya. Nasa level pa siya. Yung battery natin ito. Ayan. Nakapadlock 'yan. So andiyan yung battery natin. And then yung reserva, reserva ng gulong. So ito yung reserva ng gulong. So matigas naman. Ayan, matigas. So yung toolbox natin ito, walang padlock. Hindi ko muna nilalagay yung gamit dyan. Mas delikado, baka manakaw. So next natin gagawin ay check natin yung loob ng makina ng truck. So bubuksan natin ngayon. Wait lang guys ha. Mahirap. So yun guys, ito yung makina natin na buksan ko na. Check natin yung langis kung nasa level pa siya. So yan yung langis natin. So naka-level pa siya. So wala tayong problema kasi ano to pa guys eh, check change oil lang, mas ganun karang linggo lang. So bagong change oil lang to, wala tayong problema dyan. So guys, so unang-una gagawin natin is susiyan natin yung sasakyan, then i-on natin yung susi. So ang discarte dyan guys, nakikita nyo yung mga ilaw na yan. So bago nyo i-start yung sasakyan, dapat make sure na yung gauge, yung para sa starter ay nakapatay. So ulitin ko ha, patayin ko ulit para makita nyo. Kasi yan ang nagkukos ng ano, ng nasisira yung starter. Kasi pag on mo pa lang ng ano, ng ignition mo, diniretso, ni-start mo na agad. So napipira sa yung starter, hindi siya nahihit. So kailangan i-hit mo muna siya ng mga 5 to 10 seconds bago mo siya i-banda rin. So ulitin ko guys ha, tingnan nyo yung ano, dashboard ng sasakyan ko. I-off ko muna. So yan, naka-off na. So ang gagawin ko dyan, i-on ko siya. Ayan, so may umilaw na mga yellow. So yung pinakadilaw sa baba, dapat mamatay yan. Yan. So namatay na siya, pwede na natin siya i-start. So let's go. Ayan, so umandar na siya. So napapansin nyo yung starting sasakyan is dire-diretso. Parang hindi siya nahihirapan. Okay. So yung gagawin natin ngayon, check natin yung mga ilaw ng ating sasakyan kung kumpleto. Okay, so yan yung mga indicator ng sasakyan. Kita yung ano, yung mga aircon niya o yung ano niya, yung hazard light na kailaw din. So let's go guys, lalabas lang ako, check natin yung mga ilaw natin kung kumpleto para iwas huli sa expressway. So yan guys, kumpleto yung ilaw natin. Ayan. Napapansin nyo sa taas, nakailaw yung clearance light. Pati sa baba, ayun, sa dulo, nakailaw yan. So headlight natin is okay rin. Ganun din sa kabila. So dito sa taas, okay rin, nakailaw lahat. Sa baba, ganun din. At saka sa dulo. So kumpleto yung ilaw dito sa gilid. Tapos sa likod, yan guys, kompleto rin yan. So importante yung plate light, kailangan din yan. Mahigpit ngayon yung ano, expressway. So kailangan talaga ano, kompleto yung ilaw mo. Hindi pwede na bumiyahe ka na mayroon kang busted light doon. So check din natin yung hazard kung gumagana. Ito guys ha, pipitin ko. Ayan, may ilaw. Check natin yung hazard kung gumagana yung hazard. So gumagana guys,
wala tayong problema rito kasi bago pa naman yung sasakyan. Pero kahit bago, kailangan pa rin natin i-check para iwas abala sa kalsada. So yung sasakyan natin is totally nakasealed. Ayan. Nakasealed dyan, nakapadlock pa. At the same time, sa gilid natin is nakasealed din yan. So, silyado lahat yan guys. Wala tayong ano dyan. Wala tayong problema dyan. So guys, babiyahin na tayo papuntang Carmona. So keep safe mga paps. Ingat-ingat sa biyahe. So guys, andito na tayo ngayon sa entry ng Susana Heights, papuntang Calamba. So yung way natin is Carmona. Kasi yung papasukan dito papuntang Manila at saka papuntang Calamba. Yung Manila, ang Manila guys, nasa left side siya. So dito tayo sa right side, yung Calamba na signage. Ayan, kita nyo guys, may nakalagay na Calamba. So dito tayo mag-i-entry kasi bawal mo sa kampani namin? Ha? Bawal sa kampani namin. Pasensya na. May ano sana guys, may sasakay na empleyado ng EasyTex. Ng Slex pala, Slex. Eh siyempre tayo ay nakamidala tayong mga parcel. Mga valuable items. So bawal talaga. Bawal makiride. Isang palisin ng kampanya ng logistic yan. So huwag tayong magsabay ng mga hindi natin kakilala. Kahit sabihin pa natin empleyado siya ng Slex. Mahirap na. Huwag tayo sa sigurado. Although naawa rin naman tayo, siyempre. Kawawa rin naman tayo pag natanggal tayo sa trabaho. Diba? So ganun lang. Sana maintindihan niya. Sinabi ko naman sa kanya na bawal yung makiride sa logistic hall dito na may daldalang mga mahalagang parcel. Siyempre yung iniingatan natin yung mga parcel ng customer at the same time yung reputasyon ng company. So just in case kung may mangyari man na mga aksidente, nandito siya sa akin, nakasakay siya sa akin, so pananagutan pa ng company yun, pananagutan mo pa yun. So para maiwasan na natin, huwag na natin isakay kasi bawal naman talaga. So yun lang guys, yun ang share ko sa inyo mga kapwa kong transporter. Shout out sa inyo. So yun, may experience ako rito sa Susana Heights. Gusto makiride sa akin yung empleyado, yung guardia ata yun o enforcer. Siyempre sinabi ko na bawal. Isa sa company policy ng hindi ko tayo pwede magsakay na hindi natin kakilala. Kahit kakilala pa man natin. Kasi nga, dala-dala natin is mga valuable parcel. Value yan. Okay. So guys, nasa biyahe, papuntang Carmona. Dito ko lang ako ngayon sa La Maria. Malapit. Di bali, malapit lang naman yung Carmona. At saka walang traffic ngayon, Sunday ngayon. So madali lang biyahe ko. So guys, update ko kayo maya pag andun na ako sa Carmona. Bye! Ingat! So guys, andito tayo ngayon sa Carmona. Sa along Governor's Drive. Siguro mga 100 meters sa kaliwa lang tayo. Puntang warehouse namin. Ayan. Pag nakita nyo kasing Shell, ito na yung palatandaan. Halos katapat lang. So kakaliwa na tayo rito sa Melbourne Industrial Park. Dito po kasi yung warehouse ng YTO sa loob. Dito yung sorting center namin. So yan guys, papasok na tayo. Parang ano na ito guys eh, parang lumang ano na to eh, lumang mga warehouse na to. Pero yung sa amin, bago pa yung warehouse. Kaya medyo portable pa kami dun sa loob kasi nga halos parang kakagawa lang ng warehouse. So dito kakanan tayo rito. Nakarang vlog ko guys, nakita nyo rin to eh, yung mga bagyong pae. Dito rin yun.
gagawin na yun. Ayan. Para makita nyo. So, kaliwa tayo rito. Yung warehouse namin eh, sa Lolo, left side. Yung nakita yung ilaw. Yan yung warehouse ng guys, sa warehouse namin. Ayan guys, sa warehouse namin. Ayan. Ayan ang warehouse namin. Ito tayo papasok sa ano. Papasok sa ano namin. Sa pinaka uy! Sarado. Ano nangyari? Sarado rito yung ano. Gas mo tayo. Sarado yung ano. Hindi so, sarado yung loading station na unloading station, loading unloading. Tanong yata yung guard kung tumating ako sa Carmona ng tractor. So let's go. Ano lang ito yung guard. Boss! Walang ano? Ah, doon na lang? Sa sarado na yon? Akala ko kasi sarado, baka wala eh. Doon pala. Diyan na, o, doon nga eh. Basta mo na lang, para huwag na naman yan. Kaya nga. Ayun, tama nga guys, doon nga. Sa sarado. Kasi mamaya pang 8 yung receiving dyan. Break time pa siguro. So, tayo na una. Pwesto na natin yung sasakyan natin dito para ano. Tayo nang unahin ibaba mamaya. Yan, yeah, atas lang ako. Para, kasi malapit lang kasi tayo pinakamalapit na ano, na branch dito sa Carmona. So, kaya talagang lagi akong nauna rito. Kasi lapang traffic. Bilis ang biyahe. Ayan guys, matras ako guys. Okay, so, pag sa pwede natin dalawang sasakyan, dapat magkasya. Ayan, chinecheck tayo ng guard. Ayan, nare-record niya yung pagdating natin na yan sa chipo. Nare-record niya yung sasakyan, ano natin sasakyan na dumating. Ayan. Okay. Thank you guys. Don't forget to subscribe my channel. Pakisupport na lang ng Pops TV. Nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog. So, salamat.